Makapanindig balahibo ang naging pagbubukas ng Esports World Cup 2024 opening matapos ngang tuluyan na buksan ng mga ito ang tournament na MSC 2024 Kabatang. At dito mo mapapatunayan o makikita na sobrang layo na nga nang narating ng larong ito sa pagdaan ng panahon at sa totoo lang nakaka-proud, lalo na kung alam mong nasubaybayan mo ang naging karera ng larong MLBB. Tila ba parang nag-flashback lahat-lahat sa ating kabataan, kaya ito ang ating pag-uusapan na bago natin marating yung ganito kataas na tagumpay, abay ano ba ang pinagdaanan at nakakamiss sa larong ito. Pero teka, kumusta kabataan? Balita ko, gusto mo ng kwento ah. Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una bago ko umpisahan ito kabatang, nagkaroon nga pala ako ng poll sa aking FB page kagabi na kung saan naitanong ko nga rito kung ang ating mga kabatang ba ay naglalaro pa rin ng MLBB o di na naglalaro pero manunood pa rin ng MSC at lumipat na ba sa HOK? Na kung saan marami pa rin sa ating mga kabataan ang siyang nanatili sa larong ito, na kung may lumipat man abay, mas marami pa rin ang nanatili at naglalaro. Pero may mga nagko-komento na Kesyo Inspi, bakit walang option na naglalaro ng ML at HOK ng sabay, na kung saan sinadya ko talaga yan kabataan para mamili ka mismo sa tatlo, dahil kung may option na pinagsasabay malamang, hindi natin makukuha yung gusto nating sagot dahil play safe na matatawag kung ilalagay rin natin yung option na yon. At isa pa, pwede mo namang i-click yung naglalaro pa rin ng MLBB pero lumipat na sa HOK kung talagang pinagsasabay mo ang dalawang laro, dahil hindi ka naman maglalaro ng HOK kung nahati na ito sa paglalaro mo ng MLBB. Pero yun na nga, mabalik tayo sa usapang EWC opening na kung saan makapanindig balahibo ang naging opening ng mga ito na dito nagmistulang nag-flashback lahat kabatang yung mga nakakamiss o namimiss kong mga pangyayari sa MLBB noon. Una na rito yung tandang-tanda ko pa na pinakalat na fake news patungkol sa nawawala o mawawala na di umano ang larong MLBB. At sobrang daming nalungkot o nabahala noon, lalo na nung nasama pa mismo sa Rafi Tulpo ang larong ito. Maging yung kinat nilang statement dati ni Pangulong Duterte, kung inyong matatandaan, na ipapatigil yung gaming pero edited lang pala. Ngunit nagsilbing isa sa nagpalungkot sa ML community noong mga panahon na yon, na siyang nagpapakita na marami ang takot na takot noon na mawala ang larong MLBB, pero ngayon sobrang dami nang naging busy sa kani-kanilang mga buhay at halos lahat sila na mismo yung nang iwan sa larong ito. Pero kahit ganon, ito pa rin yung MLBB na katayo at mas lalong lumakas sa pagdaan ng panahon, hanggang sa naabot na mismo nito ang EWC na nagpapakitang sobrang layo na ng narating nito. Ang kasunod na nakakamiss sa larong MLBB ay yung kaliwat ka ng mga streamers mula sa almusal, tanghalian, hapunan, hanggang sa matutulog ka na lang abay hindi ka mawawala ng mapapanood mong streamer. Tandang-tanda nyo pa ba noon yung paborito nyong streamer, lalong-lalo na nung pandemic, na talaga namang tumulong sa inyo para mabawasan yung sobrang pagkabagot nyo sa bahay? Yung streamer na hindi mo namamalayan pero nakatambay ka na pala ng halos 3 hours sa kanyang live, dahil sa talagang nakatulong siya sa'yo para mapasaya ang araw mo. Siguro naman, ngayong mga oras na ito habang sinasabi ko yan, may pumapasok na sa isip mo kung sino ang streamer na ito, hindi ba't nakakamiss na minsan na silang naging parte ng araw-araw mong pamumuhay. Nasa madaling salita, nakakamiss yung mga tawa ni Chooks TV, yung pakikipag-trash-talkan ni na Boss D, maging ni Wrecker sa 1v1, o hindi naman kaya yung mga streamer na mas highlights pa yung hinaharap kaysa sa gameplay, lahat-lahat yan sobrang nakakamiss.
Kasunod nito, nakakamiss rin yung mga idolo naman natin sa isang hero dito sa YouTube. Yung tipong kapag sinabing show, ang una mo agad na may isip ay sina N-Section at Braxy, na talaga namang inaabangan mo ang kanilang araw-araw na pag-upload. Tanda mo ba nung nagkaroon ng balitang mawawala na daw si Cho sa MLBB? Hindi ba't isa ka rin sa nalungkot sa balitang ito, pero ngayon halos yung mismong mga YouTuber na pinapanood mo halos nawawala na, hindi lang yung hero nila, hanggang sa nasanay ka na lang na unti-unti nang nagbabago yung tipong hindi mo na rin sila hinahanap-hanap araw-araw. At ito, maisingit ko nga lang pala saglit, shout out sa mga batang solid kay Inspi na nakilala ko noon way back 2019. Ngayon kasi nakikita ko sila na may mga trabaho na, mga nag-graduate na, at sobrang busy na sa kanilang mga personal na buhay. Maraming salamat sa inyo dahil isa kayo sa humubog kay Inspi. Kasunod nito, nakakamiss yung ML community na hindi nawawalan ng hype. Natatandaan mo pa ba yung parating may magpo-post social media na tatrash talking si ganito ganyan, hanggang sa pag-usapan na talaga at gumawa ng ingay sa ML community? Yung kina Sander Ford at Doggy, yung kina Zapno at NXP, yung sa VYs at kay Carl TC, basta sobrang daming pangyayari sa ML community noon na halos naging parte ng buhay mo na parating may issue sa larong ito. Pero ito pa ang mas matindi, natatandaan mo pa ba nung mga panahong mayroon pang qualifiers? Hindi ba't minsan galing nangarap na bumuo ng sarili mong team para subukan na sumali sa quali ng MPL para maging isang pro player? Nakakamiss makita ng mga taong nangangarap na maging parte ng larong MLBB, pero ngayon malamang majority ng mga taong sumali sa qualifiers noon ay mga busy na ngayong magpayaman. Lahat ng aking nabanggit ay ilan lang yan kabatang sa mga nakakamiss sa larong ito, dahil tuluyan na tayong nag-transition sa larong ang focus na nga ay pasarapan na ng ulam, nang dahil sa nasa punto na tayo na ang mga tournaments na ang bahalang gumawa ng ingay para sa larong ito. Hindi na katulad noon na kailangan pa ng mga streamers, YouTubers, hype ng mga pro players, qualifiers at marami pang iba, dahil sa ngayon okay na ang larong MLBB sa paggawa ng ingay gamit ang kanyang tinatamasang tagumpay. Dahil dito na papasok ang MSC 2024, na kung saan alam nyo bang sobrang solid ng pag-organize ng EWC sa tournament ng Munton? Ilan sa mga dahilan ay yung mga players natin ngayon kabatang ay nagkaroon pa nga mismo ng tigi-isang room sa kada isang tao, na talaga namang solid yung budget sa tournament na ito. Sa mga nakaraang international tour na kasi ay tigda dalawa sa kada isang room, pero ngayon talaga namang solo ang bawat mga players. Isa rin sa napaka-solid na kanilang ginawa ay yung mismong pagpapalipad kahit sa mga casters ng larong MLBB, na grabe talaga yung ginastos nila rito, na pwede namang mag-online lang sila pero talagang pinalipad ultimo ang mga ito para sa Riyadh mismo mag-gas. Isama mo pa yung sobrang laking stage na may solidong production, na parabang hindi mo may imagine na mararating ng larong MLBB yung ganito kalayong tagumpay. Kumbaga ang MSC 2024 ang pinaka nag-miss to lang naging pag-welcome at pagyakap ng mga iba't ibang mga lahi, mga naglalakihang mga org at mismong mga naglalakihang mga sponsors, dahil sa wakas na-recognize na nila ang larong sobrang daming pinagdaanan. Ngunit kung ikaw ang tatanungin ko, syempre kabatang, lalo na sa mga OG fans ng ML community, abay alin sa pangyayari noon ang pinaka namimiss mo ngayong mga oras na ito? Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa tuluyang pagbubukas ng MSC 2024, at sama-sama tayong suportahan at abangan kung sino ang mga pro players na magiging milyonaryo pagkatapos ng tournament na ito.
Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time. Mwah.